Narito na yung pinakauling update natin sa binabantayan nga nating bagyo na si Bagyong Egay na may international name na Doksuri ngayong araw ho ng Lunes. Sa ating pinakahuling satellite images, makikita ho natin nag-undergo ho ng tinatawag na rapid intensification, biglang lumakas ho no, itong bagyong si Egay at huli nating namatan 565 kilometers silangan ng Baler sa Aurora. Taglay yung pinakamalakas na yung maabot ho ng 140 kilometers per hour. Malapit sa gitna't pagbugso naman nasa 170 kilometers per hour. Makikita ninyo itong bagyong si Egay kumikilos pa kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. At dahil nga sa bagyong Egay, pinalalakas pa rin ito yung hanging habagat. Kaya bagamat wala ho nga direktang epekto yung bagyong si Egay, ay inaasahan pa rin natin na posible ho yung mga pag-ulan, partikular na dito sa may bahagi ho ng Western Visayas at Southern Luzon, ngayong araw ho, dulot naman ng hanging habagat. Samantala, dito sa may eastern section ng Luzon at ng Visayas, pinaka nakakaapekto ho ngayon itong bagyong si Egay na magdadala ho ng mga pag-ulan sa araw ho na ito. At narito po yung particular ho na latest track ng bagyong si Egay. Makikita ho ninyo, sa ating latest track ay kumikilos ho ito una pa kanluran, pero eventually ho inaasa natin kikilos ho pa northwest yung bagyong si Egay. No? At base nga ho dito sa ating pagtataya, posible pa rin ho yung ating senaryo na magla-landfall itong bagyo, at least lalapit ho sa kalupaan ho ng Babuyan area, Babuyan Islands at sa may Batanes, Babuyan Islands at Batanes area between bukas ho ng gabi hanggang Miyerkules ho ng tanghali. Itong part na to, no, ito po pinapakita ko sa inyo, bandang araw ho ito ng Martes ho ito ng hapon hanggang Miyerkules ho ng hapon, pinakamalapit yung bagyong si Egay dito sa kalupaan ng Luzon. Kaya ho itong lugar ho ito, tinatawag ho natin na forecast confidence cone. Posible po na yung track nitong bagyo ay pumunta pa o mag-southward pa or mas lumapit pa sa kalupaan. Kaya po yung area nitong Cagayan Valley, particular na yung probinsya ho ng Cagayan, gayon din sa Apayao at sa Ilocos Norte, kailangan po talagang mag-ingat, no, at maghanda yung mga kababayan natin dyan. Dahil bukas ng gabi hanggang afternoon o tanghali po ng Miyerkules, pinakamararanasan yung impact nitong bagyong si Egay. So sana po maghanda na po yung mga kababayan natin sa bahaging ito ng ating bansa. Samantala naman ho, patuloy ho nating nakikita na posibleng umabot ng super typhoon category yung bagyong si Egay. Liban na lamang po dahil nga nakikita natin na posibleng lumapit pa sa kalupaan ng Luzon ang bagyong Egay. Kapag nangyari ho yun, baka hindi na ho niya ma-reach o maabot itong super typhoon category. Gayun pa man, maging super typhoon man o hindi yung bagyong Egay, posible pa rin, no, makakaranas pa rin ng malalakas na hangin itong area ho ng particular na itong dadaanan ho ng bagyo, itong extreme northern Luzon. Inaasahan din ho natin na posibleng lumabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyong Egay araw naman ho ng Webes. Base ho yan sa ating latest na track. Samantala ho, no, ito naman yung ating mga lugar kung saan nakataso yung ating tropical cyclone wind signal. Signal number 2 sa southeastern portion ng Isabela, particular na sa Palanan at Dinapige. Gayun din sa northeastern portion ng Catanduanes, ito po yung mga bayan ng Pandan, Bagamanok, Panganiban, Biga at Gigmoto. So sa mga lugar ito, posibleng makaranas ng mga bugso ng hangin, particular sa sulod na 24 na oras. Signal number 1 naman ho sa Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Island, nalalabing bagay ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet. So halos po yung buong Cordillera Administrative Region ay signal number 1 na ho. Gayun din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at hilagang bahagi ng Pangasinan. Samantala ho, nakataasin ang signal number 1 natin sa northern eastern portion ng Nueva Ecija, northern and southeastern portion ng Quezon, kasama itong Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, na labing bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Para sa mas detalyadong mga bayan kung saan ho nakataas ang signal number 1, inanayahan po namin kayong pumunta sa ating website o sa iba pa nating mga social media platforms. Nakalista ho doon lahat ng mga bayan kung saan nakataas ho ang signal number 1. Samantala, signal number 1 din ho sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. Muli po, kagaya nung binanggit ko kanina na mo-monitor ho natin na posibleng lumawak pa ho itong bagyo, kaya itong iba pang mga lugar kung saan malapit po sa signal number 1, posibleng dumami pa po ito sa mga susunod na update natin dito sa PAGASA.
Ito po ang ating inaasahan ng mga pag-ulan na magiging dala ng bagyong si Egay, no? Ito po ang bahagi ng Catanduanes at hilagang bahagi ng Camarines or Camarines Norte. Ngayong araw ho, magiging maulan na. Samantalang bukas, araw ng Martes, inaasahan ho natin na malalakas ang mga pag-ulan, particular na sa Cagayan at gayon din ho sa ilang bahagi ng Ilocos Region, kasama din yung Cordillera Administrative Region. So, kung makikita ho natin, in general ho, itong Cordillera, itong Cagayan Valley Region at Ilocos Region, yung pinakamaapektuhan nitong bagyong si Egay, dahil papalapit ho dito yung bagyong ating binabantayan. Araw naman ng Miyerkules, Batanes, Babuyan at Ilocos Norte magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan, habang makararanas din ng katamtaman na sa malalakas din po na pag-ulan yung bahagi ng Abra, Ilocos Rapayao at iba pang bahagi ho ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera. May mga lugar ho na hindi maapektuhan directly ng bagyo, pero kagaya po ng binanggit ko, yung lugar ho ng Mimaropa, Calabarzon, kasama na yung Camaynilan at Central Luzon, susunod na dalawang araw makararanas ho tayo ng mga pag-ulan, dulot naman ito ng hanging habagat. Kaya asahan pa rin ho natin sa mga susunod na araw, particular na ho Martes at Miyerkules, ay magkakaroon ng mga pag-ulan sa Western Visayas, sa may Bicol Region, Southern Luzon, kasama yung Calabarzon at Mimaropa, Camaynilan at gayon din itong Central Luzon. At sa mga lugar ho nito, posible ho yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat ho at paghahanda yung ating kinakailangan. Samantala ho, kagaya po ng binanggit ko, posible pa rin ho tayong magkaroon ng tropical cyclone, wind signal number 4 or number 5, lalo na po pag naging naabot nito yung super typhoon category. At ito pa ho, meron ho tayong nakataas na gale warning. Ito po yung mga lugar kung saan inaasahan natin na magiging maalon yung karagatan, delikadong maglayag yung mga maliit sakyang pandagat, malilit na mga bangka. Particular na ho sa Cagayan, kasama yung Mabuyan Islands, Isabela, Aurora, yung Quezon kasama po yung Pulilio Islands, Marinduque, Romblon, Masbate kasama yung Burias at Ikaw Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon. Gayun din ho no, sa Camarines Norte, itong mga bahagi ito, gayon din ho dito sa may Northern Samar, Eastern Samar. Silangang bahagi ho ng Surigao del Norte, kasama yung Siargao at Bukas Grande Islands at Dinagat Islands. Dito naman sa may kanlurang bahagi ho ng Luzon, inaasahan din natin na posibleng malakas yung pag-alo ng karagatan, dulot naman ng hanging habagat. Kaya pag-iingat pa rin ho sa mga kababayan natin na may mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka.